No. Would you play the Philippines again? There was no land there, no planes going to go through there, neon. Not even fly over. Kung babalik ako sa Pilipinas, yun ay para maghulog ng bomba. Ito ang galit na nabitawang salita ng isang miyembro ng The Beatles na si George Harrison sa isang interview nito. Ito ay matapos na nakaranas sila ng hindi kanais-nais na trauma nung mag-tour sila sa Pilipinas noong 1966 kung saan ay kinuyog sila ng ilang mga Pinoy na gusto silang gulpihin. Hanggang ngayon nga na nasa taong 2021 na tayo at active pa naman sa pagtugtog ang dalawang natitirang buhay na miyembro ng The Beatles na sina Paul McCartney at Ringo Starr, kahit isang beses ay hindi na talaga bumalik ang mga ito sa Pilipinas. Ano nga ba ang nagawang masama ng The Beatles sa Pilipinas? Bakit gusto silang gulpihin ng ilang galit na mga Pinoy nung time na yon? Yan ang tatalakayin natin sa video na to. Pero kung bago ka pa lang dito, inaanyayahan mo na kita mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. I-like mo na rin ang video na to bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Alam mo ba na matapos ang concert sa Manila, nagpa siya ng hindi na muling magko-concert pa ang The Beatles sa labas ng North America. Ang The Beatles na binubuo ni John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr ang itinuturing na the most influential band of all time na hanggang ngayon nga ay maririnig mo pa rin ang kanilang mga musika. Dumating ang The Beatles sa Pilipinas noong July 3, 1966 kung saan ay agad namang nakaranas ang The Beatles ng hindi nila ninanais. Ito ay matapos na kumprontahin sila ng isang custom officer para i-check ang kanilang mga bagahe. Inilarawan ito ni George Harrison na pambubuli, which is hindi naman siguro totoo dahil natural lang naman itong ginagawa sa mga airport. Ang problema lang ay may dala silang marijuana sa isa nilang maleta kaya sobrang kinabahan ang buong team nila. Nagmatigas na sinabi ng noon ay officer in charge na si Attorney Salvador Mascardo na kung hindi ng mga ito isusurrender ang mga bagahe nila para sa inspection, eh pababalikin niya ang banda sa kanilang eroplano. Kaya dun pa lang na napahiwalay na ang The Beatles sa kanilang bagahe na may lamang marijuana at sa mga kasama nila ay sobrang ng masamang experience para sa kanila dahil nasa bansa sila na wala silang idea kung gaano kahigpit na ipinapatupad ang batas sa ipinagbabawal na gamot. Isinakay ang banda sa isang limousine habang ang bagahe nila ay iniwan sa runway kung saan iandun pa rin naman ang kanilang mga kasama. Ayon sa road manager ng banda na si Neil Aspinall, para umanong naaresto ang The Beatles kung kanyang ilalarawan ang nangyari. Pero habang nagaganap ang tensyon ay nagkaroon siya umano ng pagkakataon na ilagay ang maletang may marijuana sa isa pang limousine kung saan siya sumakay kaya nakalusot pa rin ang bagahe sa inspeksyon. Ito na umano ang kauna-unahang pagkakataon sa Beatlemania na napahiwalay ang The Beatles kay Neil Aspinall at kay Brian Epstein. Idiniretso umano ang The Beatles sa kanilang press conference na gaganapin sa Philippine Navy Headquarter pero lutang ang isip ng mga ito dahil naiwan nga ang kanilang mga kasama at bagahe sa airport. Ganun pa man, sinubukan pa rin umano ng The Beatles na maging normal ang kilo sa kanilang press conference. Nung dumating sa lugar si Brian Epstein na kanilang manager, pinutol na nito ang nagaganap na interview at nagtungo na ang buong team nila sa Manila Bay kung saan titigil ang banda sa isang yate na tinatawag na Marima. Ang plano kasi ng promoter ay kukuha sila ng dami na kwarto sa Manila Hotel pero ito ay para lang umano iligaw ang mga fans. Sa yate talaga sila titigil na nagustuhan naman ng banda ang idea na to. Then lumuwag din naman ang pakiramdam nila that time dahil nalaman nila na hindi nakumpiska ang kanilang bagahe na may lamang marijuana. Pero ayon sa salaysay ni George Harrison, sobrang init sa yate, ang daming lamok at lahat sila ay pawis na pawis. Ang mas hindi nila nagustuhan ay ang mga pulis na nakabantay sa deck. Marahil ito ay part ng kanilang security na ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas para masigurado ang kanilang kaligtasan at hindi naman para limitahan ang kanilang kilos. Siguro mga Ludes, minasama lang nila ito dahil hindi nila magagawa ang lahat ng gusto nila kung may pulis pala na nakabantay sa deck ng yate nila.
Kaya sobrang nabad trip ang banda, lalo na ang manager nila na si Brian Epstein. Ninais na lang nito na doon na lang tumuloy sa Manila Hotel ang buong banda. Ayon sa promoter na si Ramon Ramos, nung nasa Japan pa lang ang The Beatles, ay sinabihan na niya ang mga ito na iniimbitahan sila ng Malacanang sa isang salo-salo sa palasyo na gaganapin sa alas 11 ng umaga ng July 4, 1966. Nakakuha umano ito ng sagot na papayag lang sila kung ia-adjust ng alas 4 ng hapon bago sila magtungo sa kanilang concert na gaganapin naman sa Rizal Stadium. Kalaunan, ito ay itinanggi ng banda dahil umalis pa nga umano sila sa yate dahil sa pag-aalala ng kakulangan ng preparasyon bago ang concert. Kaya imposible umano na maka-attend pa sila ng salo-salo ng alas 4 dahil ang unang concert ay magsisimula din ng parehas na oras. Ayon sa report, ang nakatanggap ng mensahe sa Japan ay ang kasama ng The Beatles na si Tony Barrow, pero hindi umano ito nakarating sa manager na si Brian Epstein. Ayon kay Brian, ang unang pagkakataon lang na nalaman niya na may imbitasyon pala at may daang-daang kabataan na naghihintay sa kanila sa palasyo ay nung mapanood niya ito sa TV nung hapon na, which is malabong mangyari. Dahil alas 8 pa lang ng umaga ay mayroon ng mga pulis na nagpasama sa promoter na si Ramon Ramos dahil gusto ng mga itong umanong itanong kung anong saktong oras sila pupunta sa palasyo. Pinatutuhanan din ito ng kasama ng The Beatles na si Lewis. Ayon sa kanya, tinanggihan umano ni Brian Epstein ang mga pulis na pumunta dahil natutulog umano ang mga alaga niya at kailangan ng mga ito ng sapat na pahinga. Isa pa, hindi umano pumupunta ang The Beatles sa mga salusalong may kinalaman sa politika dahil may masamang experience sa ganon ang banda. Ayon sa interview ng The Beatles na ginanap noong 1990, gising umano sila nung time na may mga pulis na dumating para tanungin kung anong oras pupunta sa palasyo. Kaya kung mapapansin natin mga Ludes, ay maraming inconsistency sa pahayag ng manager na si Brian Epstein. Pero totoo umano na first time lang nilang narinig na may imbitasyon pala ang Malacanang sa kanila. Matapos ang pag-uusap ng mga pulis at ni Brian Epstein, nagtungo na sa kwarto si Brian pero nanatiling nasa labas pa rin ang mga pulis hanggang makatanggap si Brian ng tawag mula kay John Addis na noon ay siyang ambassador ng United Kingdom sa Pilipinas. Ayon dito, mas mabuti umanong paunlakan ang imbitasyon at iwasang mainsulto ang palasyo. Pero nagmatiga si Brian, mariin pa rin itong tumanggi na pumunta sa palasyo na nung oras na yon ay handang-handa na ang lahat. May 300 kabataan na naghihintay sa palasyo kasama ang mga magulang ng mga ito na puro opisyal ng Pilipinas at mga malalapit na kaibigan ng First Family. Napanood umano ng The Beatles ang live televised sa Malacanang na ipinapakita ang magarbong lugar na inihanda ng First Lady Imelda Marcos at naririnig umano ang mga sinasabi ng mga nagbabalita na wala pa rin ang The Beatles na dapat andito na sila. Makikita rin ang mga nag-iiyakan ng mga bata at ang mga lamesa na nakahanda dapat para sa banda. Dito ay naunawaan na ng banda na lumalabas na naisnab nila ang palasyo. Sa mga oras na yon, naramdaman na agad ng publicity manager ng The Beatles na si Tony Barrow na sobrang laki ng nagawa nilang gulo sa mata ng mga tao. Kaya nagmadali ang mga ito kasama si Brian na nagtungo sa TV5 Broadcasting Company na siyang magko-cover ng concert ng The Beatles sa Pilipinas para magbigay ng kanilang anunsyo para ayusin ang gulong kanilang kinasasangkutan. Pero himalang nasira ang audio nito kaya hindi rin naintindihan ng mga manonood kung ano ang kanyang sinasabi. Ayon kay Brian, isa itong uri ng sabotahe. Natuloy at natapos ng ayos ng The Beatles ang kanilang concert ng gabi na yon na dinaluhan ng kabuuang 80,000 katao sa dalawang tugtog nila. Ito na ang pinakamalaking bilang ng taong nanood sa history ng pagtutur ng bandang Beatles. Nagkakahalaga ng 30 pesos ang isang tiket na nung panahon na yon ay sobrang mahal na nito. Kaya sobrang dami pa rin nang hindi naka-afford at nagtiyagang makinig na lang sa labas ng stadium. Kasama ng The Beatles na nagtanghal ang ilang sikat na performers ng Pilipinas nung panahon na yon.
Pero pagkatapos ng concert, dito na nagsimula ang kalbaryo ng The Beatles na mararanasan sa Pilipinas dahil nawala na ang mga pulis sa labas na magbabantay dapat sa seguridad ng banda. Paglabas ng kanilang sinasakyan na limousine ay makikita ang mga galit na ilang Pilipino na sumisigaw at ang ilan sa mga ito ay nag-uumpisa na umanong hampasin ang bintana ng kanilang kotse pero nakatakas naman sila at ligtas na nakauwi sa hotel. Pero sa hotel, may dumating na mga pulis at inimbitahan ang mga may responsibilidad sa banda. Sumama sa mga ito si Lewis at si Ramon Ramos para sa interview sa press office sa Malacanang. Ipinaliwanag ng mga ito na ang nangyari ay hindi pang-iinsulto sa pamilyang Marcos at isang uri lang umano ito ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga organizers at ng mga pamunuan ng The Beatles. Dito, sinisi umano ni Ramon Ramos si Brian Epstein. Kinaumagahan, umorder ng almusal ang The Beatles sa hotel pero walang dumating na almusal. Kaya bumaba ang kanilang road manager para personal na alamin kung bakit walang dumarating na pagkain o sumasagot man lang sa telepono. Pagbaba nito, walang katao-tao sa lobby. Nung sa wakas ay nakakita ito ng isang tao sa baba, nalaman ito na wala na daw room services para sa The Beatles. Kaya naman hindi na nakakain ang buong banda. Nakakita ang mga ito ng dyaryo at sa front page ay nadun sila. Sinasabi doon na inisnab nila ang first family. Kaya doon pa lang ay alam na nila na napakalaking gulo talaga ng kanilang kinasasangkutan. Nung paglabas ng mga ito sa hotel, wala ring tumulong sa kanila sa pagbababa ng kanilang gamit. Kaya namang kanya-kanya silang bitbit ng kanilang mga instrumento at mga bagahe. Paglabas, wala na din ang sasakyang para sa The Beatles. Kaya marami ang nagsabi na napilitan umano ang mga ito na mag-taxi papuntang airport. Samantala, in-order naman ng general manager ng airport na wala silang ibibigay na special treatment sa banda. Wala ring special security arrangement ang ibibigay. They will get what they deserve. Yan ang maraming sinabi ng general manager na nagsasabi na inalis niyang lahat ng proteksyon ng banda. Pagdating pa lang sa airport, pagod na sila dahil wala talagang tumutulong sa pagdadala ng kanilang mga bagahe. Pinatay pa ang escalator ng airport kaya umakyat sila sa hagdan na may pansang mga gamit. Meron namang ilang kabataan na fans ng banda ang lumapit at sumubok na tumulong pero dumating din ang mga tao na galit naman sa The Beatles. Nagsimula na ang mga itong magsigawan kung ano-ano umanong bastos na salita ang natatanggap ng banda. Sumasagot umano ng palaban yung mga kabataan na fans ng Beatles sa mga taong ito pero hindi na din sila napapansin sa sobrang dami ng mga galit na Pinoy na andun. At dahil inalis na ang special treatment sa kanila, ay pumila sila sa normal na pinipilahan ng mga pasahero kung saan ay nakapwesto naman yung mga galit na mga tao. Ayon kay Paul McCartney, ay pinagtulakan umano sila ng mga tao kaya ang ginawa ng kanilang mga kasama ay pinurotektahan silang apat at yung mga kasama niya ang tumanggap ng mga pananakit. May sumipa umano kay Brian Epstein kaya bumagsak ito sa sahig na nagkaroon din ng sprain ang mga paa. Nakatanggap din ito ng suntok sa mukha. Si Evans naman ay nasipa sa tiyan. Duguan umano ito nung makapasok sa eroplano. Hindi namang gaanong nasaktan sina George Harrison, si John Lennon at si Ringo Starr. Pero ayon sa kanila ay sobrang takot ang kanilang nararamdaman ng mga oras na yon. Si Paul McCartney naman umano ay mabilis na nakapasok sa eroplano dahil tumakbo agad ito at iniwanan ang mga kasamahan. Sa wakas ay nakapasok na silang lahat sa eroplano kaya akala nila ay tapos na ang kanilang dilema. Pero isang boses sa speaker ng eroplano ang nagsabi na kailangan bumalik sa labas sina Tony Barrow at si Mal Evans. Sobrang takot umano ang naramdaman ng dalawa at naihabilin pa ni Evans sa grupo na sabihin umano sa asawa niya na mahal niya ito dahil hindi niya talaga alam kung ano ang mangyayari. Pero sa huli ay kailangan lang talaga umanong bumalik ng dalawa dahil sa kaguluhan na nangyari ay hindi na naproses ng ayos ang kanilang dokumento. Pero kung iisipin natin to mga idol, hindi naman siguro ito kagagawan o direktang pinag-utos ng pamilya Marcos ang dinanas nila. Dahil kung sobrang galit talaga yung presidente nung panahon na yon, ay baka hindi na natuloy ang kanilang concert at may nangyari na sa kanila na mas matindi kaysa sa naranasan nila.
Kagagawan lang sigurado ito ng lahat ng personalidad na sobrang loyal sa mga Marcos at pakiramdam nila ay nabastos ng ginawang pag-i-snub ng The Beatles, hindi lang ang Fresh Family kundi ang buong Pilipinas. Katunayan, ay kapatid pa umano ni Ginang Imelda Marcos na si Benjamin Romualdez ang pumunta ng airport at nagtapos ng kaguluhan na nangyayari. Samantala, nagkaroon naman ng kaguluhan sa grupo ng The Beatles nung nagkainitan si Brian Epstein at si Vic Lewis. Sa huli, ay sinugod ni Lewis si Brian dahil lahat umanong nangyari ay kasalanan nito. Ito umano ang dahilan kung bakit humantong sila sa ganong kaguluhan. Ilan lang minuto ang lumipas mula nung makaalis ang eroplano ng The Beatles, nagkaroon ng press release ang noon ay Pangulo na si Ferdinand Marcos para linisin ang pangalan ng The Beatles. Sinabi nito na hindi intensyon ng banda ang mabastos o maisnab ang kanyang asawa. Ikaw idol, ano ang opinion mo sa mga nangyari? Pag-usapan natin yan sa comment section. Pero pakiusap lang, huwag na nating haluan ang politika ito. Nagkataon lang nakasali sila sa kwento. Inaasahan ko ang respeto nyo sa isa't isa. Sa pagtatapos mga idol, kahit ganun pa man ang nangyari, ay nanatili namang minahal na mga Pinoy ang musika ng The Beatles na hanggang ngayon nga ay nagpapasapasa na sa iba't ibang henerasyon. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon mga idol? Kung oo, iinaanyayahan mo na kita mag-subscribe at i-like mo na din tong video bilang suporta sa ating channel. Kung may oras ka pa, ipanoorin mo na din ang iba nating videos na tiyak naman na magugustuhan mo. Maraming salamat mga idol. Babush!